May refund ka? Oo, ikaw, minimum wage earner, may refund ka. Sir, ETM, gaano kalaki ang refund ko? Kailan ko makukuha refund ko? Matutulungan mo ba ako sa pagkuha ng refund ko? Aba, oo naman. Pag-usapan natin, minimum wage earner ka ba? Kung ang sagot mo, yes, eh para sa'yo itong videong to, makinig ka baka 100,000 yung refund. Ito po ang nangyari. Noong 2008, nag-withhold po yung mga employers nyo dun po sa compensation nyo mula January 1 hanggang June 30. So, ito pong withhold nila, refund nyo na po. Yes, refund nyo na po. Ang tanong, nakuha nyo na ba yung refund? Kung hindi pa, kailangan nyo po ang grupo ni ETM. Next, gaano kalaki? Oh, Diyos ko. From 2009 up to 2017, ikaw na minimum wage earner, halimbawa, ha, ang kita mo ay 10,000. Of course, kung ang kita mo 10,000, walang tax yan. Pero, binigyan ka ng employer mo ng 1,000 incentive. O di, ang kita mo na ngayon ay 11,000. Ang mangyayari dyan, sasabihin ngayon ng BIR, hindi ka na ngayon minimum wage earner. Therefore, taxable ka na. So, ang gagawin ngayon ng employer mo, itatax ka sa 11,000. In average, ang tax po ng isang tao ay isang buwang sweldo niya. So, kung isang buwang sweldo po yan, so, 11,000 po yung inyong tax refund. Ha? 11,000 po yung tax refund nyo for 2009. 11,000. Eh, ilan taon po kayong tinax? 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 na taon. So, 11,000, mumultiply mo ng 9 years, aba, tama naman pala ang computation ko. 99,000 ang inyo pong pwedeng makolekta. Problema, sir, paano ko makokolekta? Sa employer ko ba yan makokolekta? Sa dati kong employer o sa current kong employer? Next, sa BIR ko ba siya makokolekta? So, ang daming yung tanong, di ba? Mas maigi, kumonsulta po kayo sa mga accredited accountants, bookkeepers, consultant ni ETM. Ah, para mabigyan ho kayo ng free tax refund advice at free tax refund services. Sa buong Pilipinas ho yan. Ginagarantee ako, yung advice po, yung assistance nila, libre. Pero kung may procedure po yan, kayo na ho mag-uusap nung ETM accredited natin. Ano po? Sinasabi ko lang sa inyo, mayroon kayong tax refund, minimum wage earner. Huwag niyong palampasin. At kayo namang mga accountants, bookkeepers at consultants na naghahanap po ng hanap buhay, pwede ho ko yung bigyan ng negosyo. Ito po yung sinasabi ni ETM na negosyo. Ah, negosyo, taxation. Ayan. Kung nababasa nyo ho yan, patong-patong na. Negosyo, taxation. Ini-invite ko po kayo na maging partner ko. Magpa-accredit ho kayo sa akin. Okay? At tuturuan ho kayo, of course, tuturuan ko ho kayo papaano ho mag-apply, mag-document ng tax refund ng mga minimum wage earner. Kasi hindi ho kaya ni Mr. Maestro lahat yan eh. Ang daming minimum wage earner, million-million. So, tuturuan ho kayo ni Mr. Maestro papaano ho ito at kayo na po ang makipag-usap sa minimum wage earner. Ngayon, para ho ma-detect ho kayo ng minimum wage earner, kung sino-sino ho kayo, tuturuan ho kayo, magkakaroon ho tayo ng lecture. This February, please come, okay? At bibigyan ho kayo ng negosyo ni Mr. Maestro, business for
businessless. Yun po yung sinasabi ko sa inyo eh. Negosyo taxation. O kayo mga minimum wage earner ha, kunin nyo na kasi baka yan mag-expire yung right ninyo na makuha ho yung inyong tax refund. Mag-expire ho yan ha. Susulat ko lang ko kailan mag-expire ha. Yan po ay mag-expire ng January 2019. Pag hindi nyo po kinuha yung 99,000 po ninyo, sorry, sa gobyerno na po yan, hindi na po sa inyo. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Saludo ako sa mga minimum wage earner, ha?